Hello mga ka-J-Lovers, this is Giovanni B of Electronic J-Lab. So ngayon naman ang gagawin natin ay itong amplified speaker na bilog. So ang problem nito ay walang power. Mapa AC o DC, no power siya. So tingnan nyo, meron tayong power source na 12 volts. Pag sinalpak natin, wala siyang indicator light. Pero pag nilagay mo siya, para siyang may lumalagabog sa speaker. So ibig sabihin parang okay yung amplifier niya. Yung power lang talaga yung problema niya. So yan ang hahanapin natin mga ka-G-Lovers kung ba't wala siyang power. So let's get started. Buksan muna natin to mga ka-G-Lovers ko dyan. Siya nga pala, kung bago kayo sa ating channel at napadaan lang hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and pahit ng notification bell. So importanteng mahit mo yung notification bell para ma-notify ka kung may bago tayong in-upload na video. So pahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo. So nung binuksan ko to, parang modify na to. Meron na siyang capacitor, tapos may jumper na yung primary ng AC nito. So ibig sabihin repair na rin to dati. So may history na ng repair. So titingnan natin kung ba't wala siyang power. So ang gagawin natin, magbo-voltage check muna tayo. Iti-trace natin. So pumasok naman yung 12 volts natin DC. So napakinggan nyo, meron naman siyang audio. Kaya buhay yung amplifier nito, walang power lang. So ibig sabihin sa reader tayo may problema. So yan ang titingnan natin. So alisin lang natin tong mic jack natin, yung so ito yung ano nya, yung i-check natin muna yung pinaka voltage regulator ng reader natin. So LM78M05 5 volts regulator to. So dapat meron siyang 5 volts out. So pin 1 is in, tapos yung pin to is ground, pin 3 is out. So check muna natin. So yung black test probe natin, ilagay natin sa pin to o sa top, tapos test natin yung pin 1, wala siyang input, wala rin siyang output. So dahil ganyan yung scenario nya, dalawa ang posibilidad niyan. Pwedeng shorted tong regulator na to kasi kinakain yung voltage, o pwedeng wala lang supply na dumadaloy doon. So ang gagawin natin ay i-trace muna natin yung voltage niya. Baka posibilidad walang supply na dumadaloy, pero pag may supply talaga, shorted 'yon, papalitan natin yung regulator niya. So 12 volts, suyurin lang natin papunta doon sa reader. So dito siya, may dinaanan siyang SMD. Well, dito meron 12.13 yan. So meron tayong 12.13 DC.
dadaan siya ng isim D, 0 volts na siya, 0.2 na lang pala. So ibig sabihin, pwedeng posibilidad may tama tong isim D. So tingnan nga natin, ilapit lang natin. So meron tayong 0.22 na isim D or 0.22 ohms. So open to, dahil hindi na siya nag-transfer yung voltage natin. So try natin tanggalin at palitan natin to, mga ka-G-lovers. So itong ginagawa natin pala, mga ka-G-lovers po, para to sa mga baguhan, sa wala pang masyadong alam, at sa hindi naman talaga technician. So para sa inyo to, mga ka-G-lovers. Pero sa mga professional, kahit i-skip nyo na to, kasi alam kong alam na alam nyo na to, baka maboring lang kayo. So para lang tayo to sa mga baguhan. So basic nga, tinatawag natin basic electronic, para sa mga baguhan natin at sa mga hindi naman tech na gustong magkayo. So pinalitan ko siya ng ordinaryong resistor na 0.22 ohms. So kabit lang natin to, mga ka-G-lovers. So medyo linisan ko lang yung paan ng resistor, kasi parang hindi didikitan ng lid to, ha. Iba kasi yung pagkapaan niya. Sinabi ko na, hindi talaga dinidikitan masyado ng lid. So linisan ko lang, mga ka-G-lover, yung paan niya para dikitan ng lid. Pag old stock na kasi na resistor, ganyan masyado, parang hindi naman siya kinakalawang, parang may mga kulay itim lang siya, carbon, na hindi na madidikitan ng lid. So kailangan alisin natin. So okay, kabit natin to. So yun, dumikit na nga. So pinalitan natin yung SMD type ng 0.22 ohms. So sana mag-power na to. Wala pa rin. So ibig sabihin, sira yung regulator natin. Baka na-short yun, kaya na-open tong resistor. Baka short yung regulator na yan, kaya na-open yung resistor. So hindi pa natin alam. So titingnan natin. So pina-power on lang natin yan, ha. So ang gagawin ko, ipipisto ko na tong ano na to, tong multi-tester. Tapos ilalagay natin yung DC source natin na power supply. Once kasi mag drop yung supply nito, may shorted yan, aalisin natin agad yung power supply. So wait, parang nag-drop. So ulitin natin. Ay hindi, meron pala siyang 12. So ibig sabihin, hindi siya nag-drop, o nag-power na siya, mga ka-G-lovers. So kita nyo, nag-power na siya. So itatry natin to sa music, para matingnan natin kung buo ba yung music niya. So wait, parang hindi siya nag-read, mga ka-G-lover, parang nag-lag. So ang gagawin natin ay itatanggal muna natin tong DC source bago natin ikabit yung USB. So sa nga pala, mga ka-G-lovers, kung bago kayo sa akin channel, please subscribe and hit ng notification bell. So ikabit ko muna tong tinanggal natin na mic jack. So ayan, nakinabit na natin siya. Tapos ititest natin siya, mga ka-G-lovers.
So ayan na nga, bali okay na siya, may tunog na siya mga ka-G-lovers. So sana mayroon kayong nakuha na naman ng bagong idea para sa ating bagong tutorial. So maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. So God bless you all mga ka-G-lovers. Itakpan lang natin to para okay na yung tunog niya. So yun lang pala ang problema niya mga ka-G-lovers. Yung fusible na resistor niya is in the type. Pinalitan natin ng ordinary resistor. So nagka-power na siya at meron na rin siya yung tunog. So bali okay na to mga ka-G-lovers. So thank you very much sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel. So maraming salamat.